naniniwala ka ba doon sa kasabihang mothers know best? Oo. Pero dito sa kasong to, hindi mothers know best eh. Oh. Lola knows best. Ikaw ba makalola ka? Dati? Oo. Oh. Ganon? Oo, oh, love na love ko yung lola ko. Pero ibang lola ni Joseph Eason na naka-impluensya daw sa kanya upang magkaroon siya ng interest sa paglikha ng awit. Ba? Okay, alamin no? Alamin natin kung paano. Iba yung puno eh. Paano siya na-impluensyahan. Yes. Oh. Nung bata po ako, lagi ko pong naririnig yung lola ko na kumakanta ng awitin tungkol sa Panginoon. Kasi po ang lola ko po ay Kristiyano. Kaya nung medyo nagkakaedad na po, parang naiisip ko po na bakit hindi rin po ako gumawa ng isang kanta para sa Panginoon. So nung sumali po yung mami ko at saka yung, yung daddy ko sa ASOP, dun po ako nagkaroon ng pagkakataon na parang sabi ko gusto ko rin gumawa ng kanta para sa kanya, sa Panginoon. Ito, nabuo ko yung kanta na Pangako na Walang Hanggan dahil ito po ay mula sa aking puso na masasabi kong una kong kanta para sa kanya na buo talaga. Napakahalaga po ng ASOP sa amin po ng mga katulad namin mga baguhan na gumagawa ng awitin, i-compose. Kasi po dito po na-express po namin yung feelings po talaga namin. Yung mula sa puso na paggawa ng isang awitin para sa kanya. For a rendition of Pangakong Walang Hanggan, composed by Joseph Eason. On stage is Mr. Mark Kando. Thank you.
Mula po sa The Voice of the Philippines Season 2, Mark Kando. First time, Mark. Yes po, first this is my first time. Yes. Galing kumanta, I, no? Oo. Oh, oh. Swabing-swabi lang. I'm sure to one. Po. Makeup pa yon? Pero paano, as new in the business, paano mo na-overcome yung ganyang nervyos? Well, ano po, depende po. Ngayon po, this event in particular, na-overcome ko po yung fear dahil alam kong kumakanta ko para sa Diyos. Ayun. Amen. Tama. Ganun po, talaga po. Dapat eh. Dun ka lang naman po talaga huhugot ng lakas. Oh, sometimes ayun. You have to rely on faith na lang. Tama. Ayun. Sige, tawagin na natin ang composer. Yung may lola. Oh, yan. Ito po ang composer ng Pangakong Walang Hanggan. Ang apo po ng lola. Si Joseph Ison. Yan. Oh, yan. Yan ang kumustahin mo. Ayan. Oh, yan. Ha? Parang si Clark Kent, ha? Thank you po. Hello po. Joseph, ano masasabi mo sa pagkakakanta ni Mark? Perfect. Yeah. Thank you. Galing. Parang Clark Kent nga itsura, no? Oo. Katawan eh. Diba? Ayan. Kumusta na raw lola mo? Nasa hospital po ngayon. Ay, dinala talaga. Dinala po namin kahapon. Medyo nagkaroon lang po ng... Yung Parkinson niya, umatake, tapos medyo hindi yung nagkaroon siya ng UTA. Ah, okay. Hindi medyo yun. Pagpe-pray natin ang lola mo. Oo. Oh. Yes, oo. Ilan taon na ang lola mo? 80 plus na po. 80 plus. Oo. Pagdasal natin ang lola mo. Ano ba itong si Joseph, isa ring actor, commercial model? Opo. Kaya kung familiar sa inyo yung itsura. Ayan, marahil napanood na ninyo sa mga commercials. Opo. Ito bang, since ito first time mo, paano mo nalaman na tungkol sa aso? Yung pong mami ko, daddy ko, sumali po dito. Oh? Opo. Sumali na siya? Opo, Willie Ison. Si Willie Ison! Yung salamat Panginoon po. Yes. Natatandaan mo yun, Tony? Oo, tapos, naman. Kita mo yung mukha ni Tony, mukhang tanda-tanda niya eh. Tapos pinakit niya po yung mami ko. No? Ayan. Oo. Kasama po niya yung wife niya. Demo, tingnan mo itsura ni Tony. Talaga naalala niya lahat yan. Hindi, pero talagang concerned ako sa lola mo. Walang biro. Hindi maraming talaga. Salamat. Hindi, kasi maraming ako makalola rin ako eh. Ayun, oo, kaya naman pala. So, nando ka pa sa lola, magulang na yung pinag-uusapan natin. Yes, oo. Ayun, pero talagang God bless you. Po. Oo, maging mabuti ka. Sana maging okay na po yung lola ko. Okay. Sana talaga. Joseph, for now, good luck sa'yo. Tanungin muna natin si Judge Isay. Alam mo, nakakatuwa sa ASOP kasi yung original music talaga na po-promote. At hindi lang yun. Siyempre, ano, songs of praise to para sa Panginoon. And every time I'm here, kasi ako, I promote original Filipino musicals. At dito naman, original songs. Kaya... Parang sabi ko kaya ano, it's time talaga magkaroon ng original Filipino musical coming from songs like this. Yeah, no? Yung song, kasi yung pagdating sa mga technical, silang dalawa yan. Kaya nga ikaw na inuna ko eh. Ang feeling ko lang dun sa song, I just felt na maganda, of course, yung pagkakanta mo, mas malakas yung pagka-love song niya than a song na... inaalay para sa, of course, pagdating doon sa chorus, huli mo na song of praise siya talaga. Pero siguro, sila na makakapagkwento kung bakit ganun yung hatid sa akin. But, of course, yung chorus, type na type ko, at yung pagkakanta mo. Salamat. Ilan taong ka na ba? Po. How old are you? 25 lang po. Eh, akala ko 16. Bagets na bagets. I'd like to but take that as a compliment. Ano, yes, beautiful voice. And thank you. Thank you, Judge Isay. Yo, Judge Junji, what can you say? Tama yung observation. Tunog love song talaga siya. Which is okay naman kasi, kaya lang more love song talaga yung feel, ano? I like the way na nag-explore kayo dun sa mga change chords, yung nag-change key. Okay siya. Maganda yung idea. Okay. Ito ang comment ko lang. Yung ibang technicalities, ibibigay ko na kay Doc. Pero ito yung aking comment lang. Para siyang isang magandang babae na pag hiniwalay-hiwalay mo yung features niya, ang gaganda.
ang tangos ng ilong, ang lantik ng ganda ng buhok, maganda lahat. Pero nung sinagsama-sama mo siya, na umayak ka sa ganda, yung parang, di ba, usually gusto mo yung... Sakto lang. Oo, sakto lang. Ito, oh. Feeling ko sobrang tangos nung pinagsama-sama. So, feeling ko masyadong magagara yung parts, pero hindi necessarily complementing. Parang siguro kasi competition, no? Joseph, palagay ko dahil competition, ibinuhos mo lahat, ano? 100% mo lahat ng magagandang yun na nga, which is naintindihan ko 'yan kasi tendency nating lahat 'yan eh, to ibigay mo na lahat ng nalalaman mo sa buhay parang walang bukas. Bibigay mo lahat. Problema lang sumobrang gara ng mga parts na nagka-chorus to ka pa. Nagkaroon ka pa ng refrain. Nagkaroon ka pa ng bridge. Yung coda pa, separate pa siya from the actual line of the regular chorus. There's just too much there. There's too many parts. So sa akin, ang suggestion ko lang, if you can just choose one to make it more coherent lyrically at saka musically. Apo. Yun lang. Apo. Pero other than that, maganda siya in chunks. Pag sinama lang, yun, overload. Salamat. So, yun lang. Thank you. Alright. Doc Mon del Rosario. Magandang specimen tong kanta na to. Himay-himayin natin. No? Melodically muna. Yung verse nag-start sa isang key, tapos pagdating sa chorus, nag-change key siya. Ang intent, syempre, lagi sa chorus ay ma-recognize mo siya na chorus. Pero dito kasi, parang hindi mo na-achieve yung effect na yon. Na question, paano ma-achieve yung effect na yon? One way would be to write the verses in the minor progression para dun sa chorus lumitaw sa major progression. Or you write the verse in one key, no? Tapos yung chorus nandoon sa kanyang fifth degree equivalent na key. So halimbawa, kung nag-start ka sa key of C, dun sa chorus mo, kung gusto mo yung major progression, a good way would be mag-start ka in the key of G or key of F. Ganyan. Para ma-achieve mo yung contrast na yun. Okay. By itself, yung bridge, I think, tama naman ang pagkakadevelop. Meron siyang enough personality ng bridge. Pero ito yung pinoproblema ko. Okay na. Punta tayo dun sa lyrical structure ng kanta mo. Nag-umpisa kami, refrain. Now, ang refrain or the chorus, hindi mo tatawagin chorus pag hindi siya umulit. Yun ang first principle. Ito yung refrain mo sa umpisa, hindi na umulit. Hindi ko na makita eh, kung saan siya umulit. Okay. Number two, another principle is, the chorus should be the most memorable part ng kanta. Now, to be consistent dun sa principle na yun, kailangan ulitin mo yung lyrics ng entoto, yung buo, para masabi mong chorus siya, at magkaroon ng chance na magkaroon ng recall. Ito, ang creative decision mo was to write dalawang set ng lyrics sa chorus. No? So, ayan, pag-isipan mo. No? I suggest, pumili ka dito. Kasi meron kang chorus na inulit na eh. Yun na lang ulitin mo. Okay. Apo. Another na observation ko dito. Yung sa verse mo, ang alam pagbuo ng verse, para yung brick, yung each idea, nagko-complement doon sa nasa ilalim. Yung sumusunod na idea, pinalilinaw niya yung sinabi mo ng una. Okay, dito, hindi tinutuhog. Wala siyang glue, walang semento yung mga sinabi mo. Independently, malinaw naman yung gusto mong sabihin, yung mga ideas. Kaya lang, hindi sila very tight ang complementary. At lagi mong isipin, habang nagsasabi ka ng lyrics, lumilinaw yung gusto mong sabihin. Pag lumalabo, mali yung direction mo. That's a good guide. Now, yung sinasabi mo sa verse at sinasabi mo sa chorus, iisa rin. Pero maganda yung take-off mo, ito ang pangako ko. Kasi doon sa chorus mo, meron kang gustong hingin eh, yung awa. Ang suggestion ko, doon sa pangako mo, ang sabihin mo doon iba, totally ibang set ng ideas. Ipangako mo lahat ng gusto mong ipangako para sa chorus, yung hinihingi mong awa, mapunta sa'yo. Kuha mo? Apo. And then the relationship between the song sections, the lyrical and the message relationship, mas malinaw. Yeah, but then again, let me congratulate you for providing a very good specimen. Salamat po. Salamat po. Thank you, judges. Maraming salamat po.
Ayan. Yes. Ano masasabi mo doon, Joseph, sa mga narinig mong comment? Susundin ko po lahat nung sinabi po ng mga judges po para at least maitama ko yung mga mali para pagdating po sa Panginoon. Maayos po. Hindi Aba, po teka, hindi pa tapos ang ano, kung sakasakali, bay kumanalo ka man ngayon, kung palaring ka, pwede mong baguhin o ayos gawin mo yung mga sinasabi nila para ilaban mo sa monthly, okay lang sa amin yun. Kaya dapat nakatuto ka mabuti kung ano yung sasabihin nilang comment. Okay? But for now, Joseph, thank you so much. Maraming salamat po. Thank you, Joseph. Regards sa lola mo, ha? Opo. Oo. At i-dedicate natin to sa lola mo. Oo, opo. Ha? Para po sa kanya to. Okay. Pero Joseph, dyan ka lang. At tatanungin muna natin si Mark. Mark, ano ang bago? Well, saka na po yun. Gusto ko lang pong i-take opportunity para magpasalamat sa lahat po ng bumubuo ng A Song of Praise. Napakalaking privilege po sa akin na maimbitahan at kumanta, makapag-perform, hindi lang mapasaya kayo, kundi mapasaya yung na nasa itaas. Maraming salamat po. For you to be able to get in touch with kung may upcoming gigs man po ako, you can add me on Facebook. It's Mark Kando. Instagram and Twitter, it's at TV Mark Kando. Salamat po. Salamat po talaga. Salamat po. Mark Kando, mga kasambahay! I'm going to look out for. Yes. Okay. Good luck sa ating pong dalawa. Pagbabalik, isang tricycle driver po mula sa tandang Sora, Quezon City, ang mapapakinggan natin na awitin. Yan po, tutukan. Dito lamang sa A Song of Praise Music Festival.